Okay, mga bata, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Amen. Magandang umaga, mga bata. Okay, bago kayo umupo, pulutin muna ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Okay, mga bata, sino sa inyong kamag-aral ang lumiban ngayon? Mabuti naman at walang lumiban ngayon, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan, mayroon ba tayong takdang aralin ngayong araw? Kung gayon, ilabas ang inyong takdang aralin at ipasa sa harap. Okay, so bago tayo dumako sa ating bagong aralin, atin munang balikan ang ating nakalipas na leksyon. Nakaraang araw, tinalakay natin ang tungkol sa limang pandama. Okay, ano-ano ulit ang limang pandama? Yes, Mateo? Magaling! Ang ating limang pandama ay ang mata, ilong, tainga, dila at ang ating balat. Okay, ang ating mata ang ating ginagamit upang makita natin ang mga bagay sa ating paligid. Gayon din naman ang ating mga kaibigan. Okay, so ang ating ilong ang ating ginagamit upang maamoy natin ang amoy ng mga bagay. Kung ito ba ay mabango o may mabahong amoy. Okay, ang ating tainga naman ang ating ginagamit upang marinig natin ang mga tunog ng mga bagay sa ating kapaligiran. Gaya ng tunog ng mga sasakyan, ang tweet-tweet ng ibon, at tunog ng mga musika. Okay, ang ating dila ang ating ginagamit upang malasahan natin ang pagkain. Kung ito ba ay maalat, matamis, maasim o mapait. Okay, ang ating balat naman ang ating ginagamit sa pansalat. Okay, sa pamamagitan ng ating balat, nalalaman natin kung ang isang bagay ay malambot, matigas o magaspang. Okay, lagi nating tatandaan na ang ating limang pandama ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng ating limang pandama ay nabibigyan tayo ng babala tungkol sa mga maaaring mangyari na panganib. Okay, naunawaan na ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Mabuti naman kung ganon. Okay, sino sa inyong nakakaalam ng kantang Old MacDonald Had a Farm? Mabuti naman kung ganon. Okay, sa lahat ng mga nakakaalam, sabayan ninyo ang kanta. On this
Hayop na nabanggit sa kanta. Tama. Mayroong pato. Okay. Ano pa? Mahusay. Mayroon ding kabayo. Okay. Ano pa? Yes, Ernest? Magaling. Mayroon ding gansa. Alam nyo ba kung ano ang gansa? Mabuti naman. Okay. Ano pa ang hayop na nabanggit sa kanta? Mateo? Mahusay. Mayroong manok. Okay. Ano pa mga bata? Yes, Angela? Tama. Mayroong ding baboy. Okay. Ano pa mga bata? Magaling. Mayroon ding baka. Okay. Ano pa? Mahusay. Mayroong mule. Okay. So, ngayon naman, meron akong ipapakitang larawan sa inyo ng isang pamayanan na kung saan ay mayroong iba't ibang klase ng mga hayop. Okay. Pagbasdan ninyong mabuti ang larawan. Ano-ano ang mga hayop na nakikita ninyo? Yes, Mateo? Tama. Mayroong baka. Okay, Mateo. Maaari mo bang ilarawan ang baka? Magaling. Ang baka ay malaki at mayroong sungay. Okay. Ano pang nakikita ninyo? Angela? Tama. Mayroong tupa. Okay. Angela, maaari mo bang ilarawan ang tupa? Mahusay. Ang tupa ay kulay puti. Okay. Ano pa ang nakikita ninyo? Ernest? Magaling. Ang larawan ng kabayo. Okay. Ernest, maaari mo bang ilarawan ang kabayo? Mahusay. Ang kabayo ay malaki at kulay kayumanggi. Okay. So, mayroon din namang larawan ng kambing. Okay. Ang kambing ay maliit. Okay. Mayroon itong sungay at ang kambing ay kulay puti. Tama. Okay. Mayroon pa ba kayong nakikita sa larawan? Yes, Mateo? Tama. Mayroon din namang mga manok. Okay, Mateo, maaari mo bang ilarawan ang mga manok? Okay, ang mga manok ay maliliit at mayroon itong mga pakpak gaya ng mga ibon. Okay, so naunawaan niyo ba ang mga hayop na nasa pamayanan? Kung gayon, magkakaroon tayo ng unang gawain. Okay, gusto niyo bang maglaro mga bata? Okay, alam nyo ba ang larong Pinoy Henyo? Kung ganon, maghanap kayo ng inyong mga kapares. Okay, at maglalaro tayo ng Pinoy Henyo. Okay, lahat ba mayroon ng kapares? Kung gayon, simulan na natin ang laro. Mahusay ang inyong ginawa mga bata. Bigyan ninyo ng very good clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan. At para naman sa susunod na gawain, okay, ang gagawin ninyo,
ninyo sa hanay B ang inilalarawan sa hanay A. Okay, ang gagawin ninyo, pagduktungin ninyo ang hanay A sa hanay B. Okay, naunawaan ba ang gagawin mga bata? Kung ganon, kumuha ng isa at ipasa sa likod. Okay. Naunawaan nyo na ba ang ating tinalakay ngayong araw? Kung gayon, ano-ano ulit ang mga hayop na matatagpuan sa pamayanan? Yes, Angela? Tama, mayroong baka, tupa, kabayo, kambing at mga manok. Okay, Mateo, maaari mo bang ilarawan ulit ang mga hayop na nasa pamayanan? Mahusay, ang baka ay malaki at mayroong sungay. Ang tupa ay kulay puti. Ang kabayo ay malaki at kulay kayumanggi. Ang kambing ay kulay puti at mayroong sungay. At ang mga manok naman ay maliliit at may mga pakpak gaya ng mga ibon. Okay, magagaling mga bata. So ngayon naman, kumuha kayo ng isang malinis na papel. Ang gagawin ninyo, gumuhit ng isang hayop na alam nyo. At pagkatapos, magbigay kayo ng maikling paglalarawan tungkol sa hayop na iginuhit ninyo. Okay, naunawaan ba ang gagawin? Okay, uulitin ko. Kumuha ng isang malinis na papel. Ang gagawin ninyo, gumuhit ng isang hayop na alam nyo. At pagkatapos, ay magbigay kayo ng maikling paglalarawan tungkol sa hayop na iginuhit ninyo. Okay, naunawaan na ba mga bata? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Mahusay ang inyong ginawa mga bata. Okay, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Okay, makinig ang lahat at babasahin ko ang panuto. Okay. Para sa tanong 1-3, ibigay ang pangalan ng mga sumusunod na hayop. Okay. At para naman sa tanong 4-5, ilarawan ninyo ang mga sumusunod na hayop. Okay. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay. Maliwanag ba ang gagawin mga bata? Kung gayon, mayroon kayong 10 minuto upang sagutan ang mga katanungan. Okay, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ba ang lahat? Kung gayon, ipasa na ang papel sa harap. Okay, at para naman sa inyong takdang aralin, maghanap kayo, tumingin kayo ng mga hayop sa inyong pamayanan. Pagkatapos, ay obserbahan ninyo ang mga kilos o galaw ng mga hayop na nakita ninyo. Okay, uulitin ko. Maghanap kayo ng mga hayop na matatagpuan sa inyong pamayanan. Pagkatapos, ay obserbahan ninyo ang mga hayop. Obserbahan ninyo kung ano ang kilos o galaw ng mga ito. Okay, naunawaan ba mga bata? Meron pa ba kayong mga katanungan? Okay, kung wala na, tumayo na ang lahat para sa ating panalangin. Amen. Paalam mga bata. Okay, bago kayo lumabas, pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan. At pagkatapos ay diretso ninyo sa basurahan. Okay? Ayan. Ayan.